Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Good morning po. A blessed Wednesday. Nasa kalagitnaan na tayo agad ng week na ito. Napakabilis talaga ng araw. Talagang hinihila na po at magpapasko na. Ilang days na lang ba bago magpasko? 59 ba? No? Kasi yung countdown natin sa DM pa, 226 days po tayo ngayon. Praise God! 7.5 months, no, ang ating pong DM pad for today. At dalawang linggo na lang, no, mag 8 months na po at 4 na buwan na lang tayo ay magwa 1 year na. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah! Praise be to God! Salamat, salamat sa ating Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Parte na po ng buhay natin ang DM pad. Amen? Amen. Parte na ng ating buhay ito. Kaya nga si Ate Susan, talagang kahit na nasa kabilang panig ng mundo, eh, kahit gabi na ron, alam mo talagang nakakatuwa, no? Nakakatuwa po. Parte na talaga ng buhay mo kasi napunta ka doon, alanganin na yung, ano, yung oras. Diba? Pero still, nandito pa rin po. Yan. So, nga po, nagwawalis na looban natin ito. Hinto mo ayun, na. Ayun, diba? O, kung mapapatigil ka sa ginagawa mo. Di po ba, no? Mapapatigil ka. Teka, DM pad na. At mamaya ko na lang babalikan yan. Yung mga... Oo nga po. Eh, lalo na si Kuya Jojo. Araw-araw nakikita natin siya sa bus. Diba? Oh, 'di ba? Praise the Lord. Praise the Lord. Grabe po, no? Ang katapatan ng Panginoon sa buhay natin. Yung nakikita po natin yung bawat isa, okay. Okay po siya ngayon, no? Kaya minsan talagang alam mo yung ba't kaya wala siya ilang araw na, kamusta kaya ang kapatid na ito? 'Di po ba, no? Kasi dito makikita natin kung kamusta po kayo. Baka meron po kayong mga gustong ipag-pray, prayer request po. May nangyayari sa buhay-buhay po natin na kailangan po natin ipanalangin. Yan, sige po, i-message nyo lang po ang inyong group leader o kaya sa akin po. At yan po yung ating ipapanalangin. Yan po ang ginagawa natin dito sa DM pad. Dito po sa DM pad, kahit po nagkaroon tayo ng grupo-grupo, ito po ay para pangalagaan po ang buhay spiritual ng bawat isa. Hindi po yan para magkaroon ng competition. Hindi po ganon. Ito po ay para alalayan po tayo, no? Alalayan ng group leader ang kalagayan po ng buhay spiritual o minsan kahit nga hindi spiritual, eh, di ba? Kahit na kung ano yung mga pangangailangan mo, di ba? Ang bawat isa, hindi kahit hindi yung group leader. Good morning. Good morning po, Ate Juliet. Kahit hindi yung group leader. Kung sino yung malakas, no? Talagang ganyan po. We are building each other up. We are building each other up. Community po rin, ano, kahit virtual, nakakatulong po sa buhay po ng bawat isa ang ating pong gathering. Kaya nga, sinabi po ni Pablo sa Hebreo 10:25. Babasahin ko po. Hebreo, bakit napakahalaga ng gathering sa mga Kristiyano? Yan, basahin po natin. Sa Hebreo 10:25. Yan. Wait lang ha. Ito po. Ang sabi po sa Hebreo 10:25, huwag nating pababayaan ang mga pagtitipon natin gaya ng nakaugalian na ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng bawat isa. No? Palakasin daw po natin ang loob ng bawat isa, lalo na ngayong nalalapit na ang huling araw. No, palakasin po natin ang loob ng isa't isa, ang mga grupo-grupo po. Yan po ay para magpalakasan ng loob sa isa't isa, hindi po para magkaroon ng competition. Yan, mag-create po ng pagkakanya-kanya. Ayaw ni Lord 'yon. Sabi po niya 'yan sa mga napagdaan ng devotion natin, 'di ba? Ayaw niya ng pagkakampi-kampi, yung bang tawag nito, yung pagkakaroon ng competition na magkakaroon po ng conflict na, no? So, tayo po ay para sa pagkakaisa at pagdadamayan, pagmamalasakitan. Yan. Para ma-lift up po natin, no? Kung sino po ang mahina, palakasin ng malakas. Para po tayo po ay magkatulong-tulong. Yan. Kailangan po natin ng isa't isa, no? Regalo po ni Lord ang bawat isa sa atin. Amen?
Regalo po ni Lord yun. Yung atin pong pagsasama-sama araw-araw, ay blessing po ito mula sa ating Panginoon. Praise God. Sige po, habang pumapasok pa po ang iba pa nating mga kapatid, simulan na po natin na tayo po ay sumamba sa ating Panginoon. Babasahin ko lang po ang Exodus 23:25. Ito po, napakaganda. Pakinggan niyo po ito, mga kapatid. Yan. Sa Old Testament po ito, Exodus 23:25. Sabi po, "Worship the Lord your God, and His blessing will be on your food and water. I will take away sickness from among you." Ang ganda po, no? Exodus 23:25. Ano daw po ang susi para tayo i-bless ng Lord? Para ang mga sakit karamdaman ay alisin? Sabi po, worship the Lord your God. Yan, pwede niyo pong i-post sa inyo pong social media po, mga account po ninyo in YouTube, TikTok, sino po rito may mga TikTok, sino po rito ang merong FB. Yan, kung saan po natin po pwedeng i-post ang Exodus 23:25. Worship the Lord your God and His blessing will be on your food and water. I will take away sickness from among you. Hallelujah! Praise God! So tayong lahat po ay naririto sa DM Pod to worship the Lord. No, sapagkat nais natin ng pagpapala. Meron bang taong ayaw ng pagpapala? Siyempre gusto natin. Diba? At ang blessing po ay galing po yan sa Panginoon. Ang lahat ng bagay na atin pong ninanais, ayan po ay ang Diyos po ang pwedeng magkaloob sa atin. Gagamit po siya ng mga kaparaanan, mga tao na kanya pong hihipuin. Ang dami pong kaparaan ng Panginoon. Kulang na kulang po ang ating karunungan, yung intellectual po ng isang tao, no? Higit pa po ang karunungan ng Panginoon. Sobra po, no? Kasi po siya po ay Diyos na makapangyarihan. Diyos na makapangyarihan po ang ating Diyos na sinasamba araw-araw dito po sa DM Pod. Praise God. Sige po, tayo po'y umawit. Sabayan po natin ang awit na ito bilang ating pagsamba sa ating Panginoon. Praise the Lord.
Tunay nga po, Panginoon, walang higit na nakakaalam, nakakabatid ng lahat-lahat sa aming mga buhay, kundi ikaw lamang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Katulad nga po ng aming devotion kahapon, Lord, sa Salmo 139. Saan man kami pumunta, sa dilim, sa liwanag, saan man kami magtago, Panginoon. Hinding-hindi po kami makakatakas sa iyong paningin, Lord. Batid mo po ang lahat. Alam mo ang lahat, Panginoon. Sapagkat bago pa man kami, Panginoon, isilang sa mundong ito, kilala mo na po kami. Ikaw po ang humugis sa buhay po ng bawat isa. Magmula pa lamang, Panginoon, sa sinapupunan ng aming mga ina, Lord, meron ka na pong napakagandang dinisenyo, Panginoon, para sa buhay po namin. Maraming salamat, Panginoon, sa pagbibigay sa amin ng pagkakataon na makita ang kagandahan ng mundo na inyo pong ginawa. Tunay na makapangyarihan ka. Wala kang katulad, Panginoon. Dakilang Diyos, dakila ang iyong katapatan, ang iyong kabutihan. Ikaw ang Diyos na maaasahan sa lahat ng panahon. Ikaw po ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Ang Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailan pa man. Nananatili ang iyong pag-ibig, Panginoon, sa lahat ng mga tao na patuloy na kinikilala ka, sinasamba ka sa Espiritu at katotohanan. Salamat ng marami, Panginoon. Even itong lakas, Panginoon, ang aming pagising, ang aming pananampalataya, ang lahat-lahat sa amin, Panginoon, galing po ito sa inyo. Maraming pong salamat, Lord. Kanina pa lamang, Panginoon, damang-dama na namin ang iyong mayamang presensya, Panginoon. Maging Lord sa mga kapatid namin na nandito po sa Zoom room. Malalayo ang aming mga locations, Panginoon. Subalit ginawa mong posible ang lahat ng bagay upang kami po ay kasama-sama ngayon, Lord. Dito po. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong pagmamahal. Kaya naman, Panginoon, kaming lahat, Lord, na naririto po sa DM pa, 226 days, O God, ay lubos na nagpapakumbaba, Panginoon, nagsusuko ng aming buhay. Ipinapasiyasat namin, Panginoon, ang aming mga buhay, ang aming puso, ang aming kaisipan, ang aming buong pagkatao. Na sa lahat ng bahid, kasalanan, Panginoon, na nakikita mo po sa aming buhay, na maging hadlang, Panginoon, upang hindi mo kami dinggin sa aming panalangin, Panginoon. Sa umaga po ito, humihingi po kami ng tawad, Panginoon.
Patawarin mo po kami sa lahat ng aming mga pagkakamali, sa lahat ng aming pagkukulang, maging sa kawalan ng pananampalataya, sa aming panghihina. Patawarin mo po kami, Panginoon, sapagkat alam namin, Lord, na hindi ka malulugod sa buhay na kung saan ay wala pong pananalig at pananampalataya sa inyo. Patawarin mo po kami, Panginoon, kung meron man kaming sinabi, kung meron man kaming inisip, ikinilos, Lord, na maling-mali po sa inyong paningin. Lord, humihingi po kami ng tawad. Pakalinisin niyo po kami at hugasan ng banal na dugo ng aming Panginoong Jesus, na siya lamang maglilinis at magpapatawad, Panginoon, sa lahat ng aming karumihan. Inaangkin namin, Panginoon, na sa aming paglapit, na sa aming pagpapakumbaba, Panginoon, iginawad niyo na po ang kumpletong kapatawaran sa aming mga buhay. Maraming maraming salamat, Panginoon. Inaangkin namin, Panginoon, na ang bawat isa ay may kalayaan na inyong dinggin, ano man ang aming hilingin, Panginoon, ano man ang aming ipanalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Inyo pong tutugunin, O Diyos. Maraming marami pong salamat sa araw na ito, maging Lord, sa programa, Panginoon, ngayong umaga sa DM Pad. Ibaba mo po, Panginoon, ang iyong banal na Santong Espiritu na siya lamang, Panginoon, maging tagapagturo namin ngayong umaga. Salamat po ng marami muli, O Diyos, tanging sa iyo ang lahat ng papuri, kaluwalhatian, at pasasalamat. Ito po ang panalangin namin, punong-puno ng pananampalataya sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Praise God. Palakpakan natin ng ating Panginoon. Hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Kamusta po ang bawat isa, mga kapatid? Yan, kamusta po kayo? Okay po. Kamusta po ang inyong mga tulog? Malalaki pang ating mga eye bags, no? Yan, ang sarap ng ating mga ngiti ngayong umaga, no? Nakikita po talaga ang glory ng Panginoon sa buhay po ng bawat isa. Praise be to God. Yan, Sister Zess is nasa trabaho din po siya, no? Nasa ospital. Praise God. At tayo po ay sama-sama ngayon sa ating ika-226 days. Miyerkules po ngayon at ilang araw na lang po, tayo po ay magkakaroon ng graduation this coming Sunday. Yan. Alam niyo po, nais ko pong kayong anyayahan. This coming Saturday po, yan, nakikita niyo po yung aking background. Yan, saan po yan? Sige nga. Saan po yung background ko? Sa ano po yan, di ba? Sa Garden House, J-I-L. Tama po ba ako? Ah, hindi. Sa Luneta po yan. Sa Luneta. Sa Luneta Grandstand po yan. Yan po ay ang huling pagganap ng anniversary ng Jesus Lord Church Worldwide po sa Luneta. 2019 po yan. Yan. At nung last year po, virtual na lang po kasi nga po dahil po sa ating sitwasyon. And this coming Saturday po, mga kapatid, magse-celebrate po ang Jesus is Lord Church Worldwide po ng ika-43rd anniversary. Purihin po ang Panginoon. Truly that God is a faithful God na patuloy po na ang mga tao po ng JIL, no, na patuloy na ipinapalaganap po ang salita ng Panginoon. Yan. Ano po ba, sabi, bakit ano ba ang mga taga-JIL? Alam niyo po, kung ano po ang katanungan nyo about Jesus Lord Church, eh, isa na po doon for God's glory. Ako po yung isang bunga noon. Ayan, for God's glory, no? So, ganito po ang buhay namin sa JIL. Wala po kaming ginagawa kundi mag-aral ng salita ng Panginoon, mag-share ng salita ng Panginoon, kung papaano po ito ay iniutos ng Panginoong Jesus, no? To preach the gospel in all nations. Sabi po niya sa Mateo chapter 28, bago po siya umakyat sa langit ang ating Panginoon. Sabi niya, ipalaganap ang salita ng
ng Diyos sa lahat ng sulok ng mundo, no, sa lahat ng tao. Yan, sapagkat namatay po si Kristo para sa lahat. Eh kung wala pong magpipreach, kung walang magshishare, paano po nila malalaman? So, yun po. Ang JIL po ay walang ibang itinataas kundi ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. And we are full gospel po, full gospel church. So napansin niyo po siguro, ang lahat po ng aming itinuturo ay nababase lang po sa aklat ng Biblia po. So based on the Bible, kaya tinatawag po ang JIL na full gospel church, no? From Genesis to Revelation, doon lang po kami naka-base. Dun sa mga katuruan at aral mula sa ating Panginoon ayon po sa salita ng Diyos sa Biblia. So 43 years of God's faithfulness and goodness of our God sa buhay po ng bawat isa at tayo po ay sabi nga po ni Brother Eddie, sumali man kayo sa JIL, kung hindi naman totohanan yung pagsuko ng buhay sa Panginoon, eh hindi po 'yon katunayan na maliligtas tayo. No, kahit po mag-join tayo sa JIL kasi po individual po ang salvation. Individual po 'yon. Hindi po 'yon sasali ako sa JIL kasi gusto ko maligtas ako. Pag nag-rapture na, gusto ko kasama ako kaya mag-join ako sa JIL. Hindi po ganoon, mga kapatid. Individual po ang salvation. Yun po ang ano, no? Hindi po dahil nag-join tayo, tinitingnan po tayo ni Lord individually. Yan. Individually po tayo tinitingnan ng Panginoon. Ang JIL po, bakit ako nananatili until now sa JIL? Kasi naman po, dito po ako, dinala ng Lord sa ministeryong ito, kung saan po ako lumalago spiritual. Dito po ako nag-grow spiritually. Yan. So, yun po yung aking explanation. Bakit ang dami namang ano eh, churches? Alam niyo po, ang patotoo ko lang po, ang tatay ko po ang nagdala sa amin, ano, umaten way back nung high school pa po ako noon, 1987, sa Arroyo High School po. Doon po nag-start, maliit lang po, no? A church without a roof, no? A church without a roof po talaga dahil pag umaten ka doon, nasa school ka, sino po dito yung mga nag-aral sa Taft, no? Sa Arroyo High School. Taga Arroyo ako, sis. Yan. So, wala pong roof yun. Nandun kami, umulan, umaraw, nagpapabasa. Talaga kami, awitan kami para sa Panginoon. Alam niyo po, talagang kung babalikan ko yung mga alaala na yon, yung pag umawit sa Panginoon, eh, talagang nagtatalo na, nagsasayawan. Talagang sobra pong ano, no, very lively po talaga at napakarami pong mga himala na ginawa ng Panginoon nung time na yon. Yung Arroyo High School, dami pong patotoo doon, merong hospital sa tapat noon. So yung mga pasyente doon sa hospital na naririnig po nila yung prayer for healing, ang dami pong mga gumaling na mga pasyente doon kasi sumasabay sila sa prayer, nandun po talaga na isinuko nila ang buhay nila sa Panginoon. Basta ang dami pong kwento. Sabi po, talagang maraming mga himala ang ginawa po ng Panginoon mula noon hanggang ngayon. No, hindi po yan noon lang. Hanggang ngayon po, ang Diyos ay gumagawa po ng himala. Hindi po siya tumigil gumawa ng himala sa mga nananampalataya po sa Kanya. Napakahalaga po ang ating pananampalataya. Tinitingnan po ng Lord yung heart natin kung paano po tayo manampalataya sa Panginoon. Yan, ganun po kahalaga ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Yan, so ang tatay ko, dinala kami doon. Yan. Siyempre po, ako yung naging busy, nag-aral, naging working student, at napalayo talaga, no? Napalayo. Pero alam niyo po, mabuti ang Diyos, no? Kahit ang buhay ko ay napalayo sa Panginoon, sa paglilingkod sa Kanya. Natatandaan ko, nung high school ako, nagkaroon na po sa Muntinlupa ng church, no? Maliit lang din, school lang din, elementary school. Ang ministry ko po, no, na sinalihan is nagtatamburin, yeah? Sayo, wala pa yung mga pictures to, no? So ako po yung taga-tamburin noon. Yan, taga-tamburin. Yan, that was during my high school days. Tapos sabi, mag-evangelism tayo sa palengke ng Alabang. Sino po nakakita ng palengke ng Alabang?
di ba, matao dyan sa Alabang. So, during my high school days, so, merong speaker noon, yun, kumakanta po ako doon sa palengke ng Alabang ng Pintong Mahiwaga, yun ba yun? Yung title noon, na, yung kanta po ng Papuri. So, yan po yung mga memories na naalala ko po during my high school days. At ako po ay talagang nagkaroon ng pangyayari sa buhay ko na napalayo po ako sa Lord. Lalong-lalo na, no, ako'y kumikita ng pera, no? Sa parang nalihis na po, nagkaroon ako ng focus sa pagtatrabaho, sa pagnenegosyo. Talagang gusto ko agad, marami akong pera, marami akong mabili. Yun. So, meaning, hindi po naging nawala yung pagiging seryoso sa relasyon, sa paglilingkod sa Panginoon. 23 years of wasted time. Tinatawag ko po siyang wasted time. Pero, pinarealize po sa akin ng Lord na inalaw po niyang mangyari. Inalaw ng Lord mangyari. Kasi during those 23 years, napakarami ko namang nakilala na mga tao. No? Daming mga organizations na sinalihan ko. Marami akong nakilalang mga tao na siguro kung hindi nangyari yon, hindi ko sila makilala, baka mahirapan po ako na makapag-share kasi limited people lang po ang aking mga kilala. Pero maraming mga tao ang pinakilala sa akin ng Panginoon during those 23 years. And purihin po ang Diyos. Ang mga tao pong ito ay nagkaroon ng pagkakataon na mabahaginan ko po sila ng salita ng Panginoon. So talagang ang plano ng Panginoon sa buhay natin, minsan din natin maintindihan bakit kailangang mangyari. Pero may plano po kasi si Lord, no? May plano po siya. At ngayon nga po, sabi ko, Lord, kaya favorite ko yung kanta niya, no, eh, yung ginompose ni Marlon Joan, Hindi Nalalayo. Yan, Hindi Nalalayo. Pakinggan niyo po yun sa YouTube. May inompose po si Brother Marlon and Sister Joan. Hindi Nalalayo. Yan, ganda po nun eh. Nais kong mamastan ang iyong kagandahan, no? Nais kong manahan sa piling mo kailanman. Ang ibigin ka, ang siyang nais ko. Ang sambahin ka, ang siyang mithi ko. Hindi nalalayo, hindi nalalayo ang dalangin ko, no? Sa piling mo, napapawi ang pangamba. Sino po rito yung nararanasan niya na kapag nasa piling siya ng Panginoon, na kapag siya ay nagde-devotion, no? Napapawi yung pangamba. Naiibsa, nawawala yung kabigatan. Yung kapag ka umaten ng DM pad, talagang binibigay sa iyo ng Panginoon yung kapayapaan. Gumagaang yung pakiramdam mo. Ganun po kabuti ang ating Panginoon. Kaya nga po, ang gawin po natin ngayon, talagang magbabad po tayo sa presensya ng Panginoon eh. Tama naman, 'di ba? Ngayong pandemic, samot-saring mga problema, hindi lamang yung virus. No? Napakarami pong parang mga nausong problema, nagkaroon ng anxiety, mental attack, 'di ba? Yung iba't iba pong problema sa pamilya, iba't ibang problema sa kabuhayan. Eh talagang ang Diyos na lang po ang kakapitan natin eh. Amen. Si Lord na lang talaga. Kahit gaano pa sinasabi nila, ay swerte yung tao na 'yan. Dami niyang pera, pero hindi pa rin po eh. Pag nakausap mo sila, ipinapagpasa Diyos na rin nila eh. 'Di ba? Katulad po ng devotion natin yesterday, God knows everything, no? Yung Psalms 139. Alam po ni Lord lahat, yung diferensya ng buhay natin, nagkaroon tayo ng dapat ayusin sa buhay natin. Eh kanino ba natin ipapaayos? Kay Lord po, di ba? Babalik at babalik po tayo sa Diyos na lumikha ng buhay natin.
Kasi yung mga tao na po pwede pong magbigay ng payo sa atin, eh kulang pa din eh. Mapapayuhan ka po, pero kulang pa rin yun. Pero yung kaliwanagan ng salita ng Panginoon, katulad ng nararanasan ni Sister Lezaita, na every time babasahin po niya ang salita ng Panginoon, word ni Lord yun eh. Message niya sa atin. Nangungusap siya sa pamamagitan ng ating daily devotion. Katulad po ngayon sa 1 Corinto chapter 13. Faith, hope, and love. But the greatest of this is love. Corinthians, 1 Corinthians 13:13 po, yan po ang ating devotion ngayon. Pag-ibig pa rin eh. Kahit gaano talaga katindi yung ginawang pasakit sa'yo. Pero ang bottom line, ang nais po ng Panginoon, umibig pa rin tayo. Diba? Magmahal pa rin. Dapat. Sa kabila ng lahat, totoo, tapat, lahat ng pagmamahal, ibibigay mo pa rin. Pero alam niyo po, mahirap yun gawin kung wala po ang presensya ng banal na spirito, no? Kung wala yung presence ng Holy Spirit, mahihirapan po tayo. At kung wala po ang totohanang pagsuko sa Panginoon. Eh number one na kaugalian ng mga tao, eh talagang tayo ay mga pikon. Diba? Dumarating sa punto na talagang mauubos ang pasensya. So bali tayo po na mga nakakilala sa Panginoon, nag-aaral ng kanyang salita, pinagbubulay-bulayan ang salita ng Panginoon, nararanasan po natin yung transformation eh, sa buhay natin. Ah, po pwede palang mangyari. Ito ako dati, pero Lord, dahil sa biyaya mo, nababago ako. Nakakayanan ko, Panginoon. Amen po? Amen. 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 Alam niyo po, kaya sinabi ko po, blessing po itong DM pad eh. Blessing ni Lord sa atin, sa ating lahat. Pagpapala po ito ng Panginoon na tayo po ay magkakilala, magkakasama-sama, nagkaroon tayo ng mga bagong kapatid sa Panginoon. And soon, magkikita-kita rin tayo in person, face-to-face. Looking forward for that. Pag napapunta po ako ng Bulacan, abay, gusto kong makita si Sister Emmy Pineda and Sister Emmy Cabaltiera. No? Pag napa-area po ako ng Bulacan, alam ko matagal na po akong hinihintay ni Sister Emmy na makapunta sa kanilang bahay at sasamahan ako ni Sister Beth Yongson. Nate, papasyal tayo sa mga double cards ni Ate Robie. Yes po. No? Tapos after kila Sister Emmy, sige, sino pa po ba yung mga pwede nating pasyalan dito? Punta tayo ng Lobaliches, no? Doon kila Sister Jennifer and Sister Berna, sila ang Kelioni. Yan, sa Lobaliches. Miss Malin. Ah, Sister Malin, sa Caloocan. Caloocan. Yes, pag nag-norte pala, no, pwedeng isa-isahin na, okay. Di ba? Dalaw-dalaw na tayo sa norte at napakabilis na pong magbiyahe pa north because of the skyway na binuksan. Alagang 30 minutes, nasa Balintawa ka na from Las Piñas. Opo. Ay, ganun po ba? Napakabilis po. Kaya soon, tayo po ay magkakita-kita. Praise God. Yan sila si Sir Ruby. Yan po ay nakakasama ko sa Rotary. Yan. Christmas party, sis. Christmas party. Oh, di ba? Looking forward for our Christmas party. Ngayon pa lang po, i-announce na after our graduation, ang paghahandaan naman po per group ay ang Christmas party presentation. Yan. Mga kapatid, meron pong nag-donate na agad para po sa ating mga papremyo. Praise God! Ang aga-agang pamasko po, ano, at hindi ko sasabihin kanino galing. Sikreto po yun. Galing kay Lord, no? Kumuha po siya ng kaparaanan. Kinasangkapan na isa nating kapatid dito sa DM pad
upang magbahagi po ng kanyang pagpapala mula sa Panginoon. Kaya masayang-masaya po ang ating Pasko, ang lalaki po ng ipapag-Gcash natin. Yan, praise the Lord! Napakasaya po niyan. Yan, praise God. Alam niyo po, simple lang po ang atin pong umaga ngayon. Palagi po nating alalahanin na ang Diyos po na tumawag sa atin dito sa DM Pod, mahal na mahal po tayo. Mahal na mahal po tayo. Kaya alam niyo po, ang anniversary po ng JIL this coming Saturday po gagawin, 43 years, no? Wala pong ano, no, open po ito sa lahat, regardless of religion, regardless of belief, regardless of nationality, organization, welcome po ang lahat. Welcome po, hindi po rito pag-uusapan. Huwag natin pag-usapan yung kanya-kanya nating mga religion. Huwag natin ano yun, gawing parang hadlang upang hindi po tayo magkaroon ng pagkakaisa. Ang mahalaga po, ang pinakatagubili ng ating Panginoon, yung magmahalan po tayo. Diba yun po ang ano, eh, ikalawang utos niya. Ang una po, mahalin natin ang Diyos. Diba po? Buong puso, buong kaluluwa, buong isip, no? Buong lakas nating mahalin ang Panginoon. Ang ikalawa po, mahalin natin ang kapwa. Mahalin natin ang kapwa. Huwag pong maging hadlang na, ay, hindi ako mag-join dyan sa DM Pod kasi ano yan eh, iba yung ano nila. Hindi po, wala po tayong ganun na pag-uusapan dito, no? Tayo po ay sama-sama po na sasamba at magpapasalamat sa Panginoon. Iisa lang po ang ating Diyos. Amen? Amen. Yeah, isa lang ating Diyos. Palakpakan po natin ang bawat isa. Irespeto po natin ano, ang bawat isa. No, magmahalan po tayo. Hayaan natin na ang salita ng Panginoon, doon po ang pinakamaging sentro po ng ating buhay. Manangan po tayo sa salita niya. Araw-araw naman po tayo nagbabasa ng salita ng Diyos. No? Trabaho na po ng ating Panginoon, ng Banal na Espiritu na tayo po ay turuan. Yan po ang ginagawa ng Holy Spirit sa atin. Talagang tayo po ay pinapursue ng Banal na Espiritu na tayo po ay kanyang maangkin, no? Na tayo po ay sakupin. Kaya ipasako po natin sa Panginoon. Ipasako po natin sa Panginoon. Kung may mabasa tayo na halimbawa, batuklasan natin, ah Lord, mali pala to, no? Akala ko tama siya. Eh nangungusap na po ang salita ng Panginoon, di ba? Talagang salita na ng Diyos yun, hindi nagaling kay Sister Irene, hindi nagaling kung sino pong mga tagapagturo natin dito, mismong galing na po sa word ni Lord. Kaya tayo po, ipag-pray natin, Lord, minsan hirap tanggapin, kasi Lord, nakagawian na eh. Kasi minana ko na po to, Panginoon. Tumanda na ako, Lord, yes. Ganito na eh. Pero, nandun po ang ano natin. Pero Lord, sinabi mo to eh. Nandito sa aklat mo eh. Nandito sa word mo. Ah, ito po pala yun. Kaya nakakatuwa po, nagbabasa ako ng mga aha. Na nakikita ko po doon na, na yung conviction po ng Holy Spirit na atin pong makita yung atin pong mga errors ng buhay natin na ngayon po ay atin pong ginagawa po, binabago po natin. Kasi tandaan nyo po, sulat po yan ng Panginoon sa atin. Inspired by the Holy Spirit po ang Biblia. Kaya kung yan po ay mangusap at nandun po na matigas ang puso natin, mag-pray po tayo. Lord, parang hirap ko tanggapin to. Parang hindi okay para sa akin. Eh pero hindi po pwede kasing may mali sa Bible eh, no? Wala pong kamalian ng Bible, mga kapatid. Yan. Kaya ipag-pray po natin ang kondisyon ng ating puso. Ako po ganon. Kapag ka nakakaramdam ako ng something, Lord, ayoko tong nararamdaman ko. Talagang ano po eh, talagang gusto ko, Lord, tama ang ano eh, ang puso ko sa harap mo, baka mamaya bigla kang dumating, nandito ako sa gantong kalagayan, maiwan pa ako. 'Di ba? Kaya tayo po ay palaging nagpapasiyasat sa Panginoon. Palagi po tayong humingi ng tawad agad sa Panginoon because we know that anytime soon
Darating na po si Lord, no? Hindi po aksidente yung mga nangyayari sa paligid natin. Nagka-pandemic, no? Nagkaroon po ng tawag dito yung no vaccine, no entry, no? Ano pa yung mga nangyayari po ngayon? Social distancing. It's all in the Bible, mga kapatid. Lahat yan, nasa Biblia po yan. Yung mga signs po na yan. Lahat po yan. And ito po yung panahon na kung saan meron pa tayong pagkakataon na tayo po lahat magbalik loob sa Panginoon. Ang buti ni Lord, no? Pwede namang mag-rapture na eh. Pwede namang tapusin na niya ang lahat ng kasamaan dito sa mundong ito eh. Pero binibigyan pa rin po tayo ng pagkakataon ni Lord kasi gusto po niya lahat tayo makasama po niya sa kanyang kaharian. Yung araw-araw na devotion po natin, palagi po natin nakikita yung nasasalamin yung buhay natin. Kaya napakaikli lang naman po every chapter. 24 verses, 20, 40. Kaya bigyan po natin ng time. Kasi yan po yung word ni Lord for you today, no? Yan, bigyan po natin ng time, mga kapatid. Gaano man tayo ka-busy, pag-pray natin, Lord, gusto ko talagang mag-devotion. Papaano po ba? Lahat pong yan, sinishare ko sa inyo kasi mismo ako po, naranasan ko yan sa buhay ko. Talagang pipili ka po eh. Meron kang gagawin, pero kailangan mong mag-devotion. Yan. So, wag po kayong magde-devotion na marami po ang inyong iniisip. Hindi nyo po maiintindihan talaga yung inyo pong babasahin. Mag-relax muna po kayo, tapusin nyo muna kung ano po yung time na kung saan po tapos na po yung mga iniintindi nyo. Pero, ang suggestion ko po talaga, yun po yung unang gawin every morning. Ngayon, kung hindi po siya uubra, pwede naman po yung pinaka-convenient at komportabling time na meron pong katahimikan talaga in your own room po. Huwag po kayo magde-devotion na may mga tao po sa paligid. Pumunta po kayo sa area na kung saan meron pong katahimikan. Amen? Amen. Salamat sa Panginoon. At this coming Sunday po, tayo po ay walang DM pad ng 7:30. Yan, announce ko na rin po, wala tayong DM pad ng 7:30. Our DM pad will be 10 a.m. So kung kayo po ay hindi po kayo kasama sa gagraduate, inaanyayahan din po namin kayong umaten kasi ang graduation po is mag-i-start po tayo for a worship muna. Worship and listening to the Word of God. Yan. And then part 2 po ang graduation. So mga kapatid, open pa rin po tayo sa Zoom. This coming Sunday, maiiba nga lang ang time. Hindi po siya 7:30. 10 a.m. na po siya. Yan, 10 a.m. na po. At open po ang Zoom. Yung iba naman po ay face-to-face. So tayo po ay mag-join. Mag-join, no? Mag-join po tayo this coming Sunday. And then, this coming Saturday po, FB Live po. Ako po'y namamanhik at nag-aanyaya po sa inyo this coming Saturday for the anniversary po ng JIL Worldwide po. 2 p.m. po. 2 p.m. ng hapon. Hapon naman po yun. Yan. So naka-FB Live, i-share ko po ang link para po i-click nyo lang po at makakapakinig na po kayo for the anniversary. So every anniversary po, ay palaging merong anniversary blessing si Lord. Yan. Naku, many times naranasan ko po yan. Pag umaaten po ako ng anniversary, marami po talagang surprises na ibinibigay ang Panginoon. And I want to share to everyone dito po sa DM pad na if you have time po at alam ko po na mangungusap si Lord po sa inyo na mapakinggan po natin ang anniversary message po na ibibigay po ng Panginoon through the life of Brother Eddie Villanueva po, our spiritual director
na kung saan po ay ang ganda po ng ano, no, kahapon po kasi nagkaroon ng Pastors Congress. So inopen po nila ito for church leaders po, yung mga workers. So kami po ay nakapakinig. Alam niyo po, tinanong si Brother Eddie, ano pa ba ang ambisyon mo sa buhay? Brother Eddie is now parang 75 years old, tama ba? 75 years old, pero grabe po yung kanyang, yung binibigay ng Lord na godly wisdom po, no? Para pangunahan po ang ministeryo ng Panginoon sa JIL. Tinanong po siya, no? Ano pa ba ang ambisyon mo sa buhay, Brother Eddie? Ang sagot po niya, ang ambisyon ko sa buhay na lang is yung ambisyon ng Diyos para sa akin. No? Sige po, ayan na natin. No? Ang ambisyon ko sa buhay ay yung ambisyon ng Diyos para sa akin. Amen. Sabi ko, oh, sabi ko, Lord, ako din, yung ambisyon mo para sa akin, yun po ang aking dinedesire ng puso ko, yung kalooban mo, Panginoon, para sa buhay ko. At yung kalooban ng Panginoon para po sa buhay ng bawat isa dito po sa DM Pod, na ang lahat po ay pagpalain ng Panginoon for God's glory, no, para sa kaluwalhatian lamang po ng Panginoon. Praise God! At again po, tayo po ay mag-join. Wala pong pinag-uusapang ditong religion. Open po, Muslim ka man, Protestante ka man, Baptist ka man, Katoliko ka man. Lahat po ay inaanyayahan. Welcome po, welcome. Welcome po na dumalo. Praise God, praise God. Para po tayo magkasama-sama. Pwede rin po na mag-join kayo face-to-face sa church, no? Meron pong malaking screen doon. Sama-sama po tayo na sumamba sa Panginoon. Magpasalamat for the anniversary po, no? Pero via online, meron lang pong screen dito po sa JIL Golden Acres. Nandun po kami. So, kung sino po ang mga gustong dumalo, pwede po kayong umaten this coming Saturday. Or kung hindi naman po, pwede po via Facebook Live. Yan. Praise God, praise God. Palakpakan po natin ng Diyos. Yan. So, ganito lamang po kami. Ganito lang po kasimple ang mga JIL people. Hindi po kami napapagod mag-share ng Word of God. Kating-kati ang mga paa namin, no, na pumunta sa mga iba't ibang lugar para ibahagi ang salita ng Panginoon. Kasi ano po ba yung sinabi sa ano, sa Mateo chapter 24? Basahin po natin 'yun. Basahin natin ang Mateo chapter 24. Yan. Ito po ha. Meron po kasing sinabi dito si Jesus. Teka po. Ito po yung Mateo chapter 24. Pag binasa niyo po ito, ito yung sinabi po ng ating Panginoong Jesus. Ano yung mga sign na malapit na siyang bumalik? Yan. If you want to read po the complete, pwede niyo pong mamaya isama niyo po sa inyo pong babasahin for today. Yan. Teka po ha. Ang sabi po kasi dito, meron po dito sinabi ang Lord eh, na kapag ang salita ng Diyos ay naipahayag na sa lahat ng tao sa buong mundo, so nandiyan na po ang kanyang muling pagparito. So that's why po, ganun po tayo katindi na nagpapahayag ng kanyang salita. Yan, dito po sa Mateo chapter 24. Yan, basahin po natin. Sabi po rito, ang pagbabalik ni Jesus sa mundo in verse 29, pagkatapos ng mga araw na yon ng matinding kahirapan, ito po'y magdidilim ang araw, hindi na magliliwanag ang buwan at mahuhulog ang mga bituin mula sa langit. Ang mga bagay sa kalawakan ay mayayanig at mawawala sa kanikanilang landas. Pagkatapos makikita sa langit ang tanda ng aking pagbabalik at maghihinagpis ang lahat ng tao sa mundo dahil dito. At makikita nila ako na anak ng tao na dumarating na mula sa ulap na taglay ang kapangyarihan at kaluwalhatian. Yan, sa malakas na tunog ng trumpeta ay ipapadala ko ang aking mga anghel sa lahat ng lugar sa mundo upang tipunin ang aking mga pinili. Yan, mga pinili, tayo po yun. Amen. Sabihin niyo po, ako yun. Ako yun, Lord. Ako yun. No? Ako yun. Huwag po tayo yung maiiwan. Nakakatakot po ang maiiwan.
paghaharian sila ng Antikristo. Kaya tayo yung pinili ni Lord. Sabi rito, unawain ninyo ang mga aral na ito mula sa puno ng igos. Kapag nagkakadahon na ang mga sanga nito, alam ninyong malapit ng tag-init. Gayon din naman, kapag nakita ninyong nangyayari na ang lahat ng sinasabi kong ito sa inyo, malalaman ninyong malapit na akong dumating. Yan, sinasabi ko sa inyo ang totoo, matutupad ang lahat ng ito bago mawala ang henerasyong ito. Ang langit at ang lupa ay maglalaho. Tingnan niyo po ha, sabi ng ating Panginoong Jesus, ang langit at ang lupa ay maglalaho. Ngunit ang mga salita ko ay mananatili magpakailanpaman. Ang mga salita po ng ating Panginoong Diyos, mananatili magpakailanpaman. Yan, kaya tayo po ay manatili rin po, no? Yung paboritong life verse po ni Sister Ruby Tiongson. Sister Ruby Tiongson, ano po ang iyong life verse? Yan, sige po, sasabihin po niya. Ire-recite po ni Sister Ruby ang kanyang life verse. Kaugnay po ito eh, dito po. Ah, take away. Sandali lang po. Ito na po. If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be done for you. Amen. Sabi po, if you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it shall be done to you. Yan. So pag daw po ang salita ng Diyos ay manatili sa atin at tayo sa Panginoon, ano man ang hilingin natin sa Diyos, ibibigay po niya. Kasi po nga, di ba sabi, mawawala ang langit, mawawala ang lupa, subalit ang salita ng Diyos ay mananatili magpakailanpaman. So ganun po tayo na nagmamahal sa ating Diyos sa kanyang salita. No, kaya po tayong lahat ay araw-araw nagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon. Yan. Praise God. Ito po sa verse 14. Chapter 24 po ng Mateo, Matthew chapter 24 verse 14, sabi po, ipapangaral sa buong mundo ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos upang malaman ito ng lahat ng tao at saka darating ang katapusan. Yan, sabi po no, ipapangaral po, yan. And this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations and then the end will come. So kailangan po na maipangaral ang ay ngayon napakadali. 'Di ba? Social media po. Lahat merong internet connections kahit siguro sa ang kasulok-sulukan ng mga bundok-bundok sa panig ng mundong ito, may internet, mas malakas pa nga minsan sa kanila eh. 'Di ba? So, nalalaman po natin na talagang malapit na. Dati, kailangan may mga missionary pang pumunta sa ibang bansa para mag-share ng Word of God. Mga missionary po, mga tinawag ng Panginoon upang pumunta sa mga kasulok-sulukan ng mundong ito para mag-share. Pero ngayon po, through social media, through internet, kung may wifi, eh ngayon, kahit wala kang wifi connection, magpa-load ka lang para magka-wifi ka, pwede na. At doon po makikita natin na talagang sa panahon ngayon, napakarami pong nagsishare ng Word of God. Amen? Amen. God. Kaya habang tayo ay naghihintay sa ating Panginoon, manatili po tayong palaging nananabik, palaging excited, palaging nagmamahal sa ating Panginoon, maglilingkod ng buong katapatan. Alisin po natin yung ating mga iniisip na pwedeng magpagulo at magpalito. No, inilalagay ng kaaway para tayo ay confused, para tayo panghinaan, huwag na magpatuloy. Alalahanin po natin ano, na meron pong kaaway na po pwede pong gumawa ng mga bagay para po tayo alisin dito po sa ating pananampalataya. Hindi po natin malalabanan ng kaaway sa sarili lang nating karunungan at lakas. Sa pamamagitan po ng salita ng Panginoon, napag-aralan po natin yan, ano, yung mga sandata na kailangan po natin, nadadalihin natin para hindi po tayo
Basta-basta na lamang po na matalo. Hindi po tayo talunan. Tayo yung mga mapagtagumpay na anak ng Diyos. Amen? Amen. Oo, mapagtagumpay po tayo mga kapatid. Huwag po kayong, huwag niyo pong ilalagay sa inyong kaisipan, sa inyong puso. Bakit ganito? Nangyayari sa buhay ko. Palagi na lang ganito. Palagi na lang ganito. Ang hirap-hirap. Tayo po ay mapagtagumpay ng mga anak ng Diyos. Ang Diyos na pinaglilingkuran po natin ay makapangyarihan. Wala pong kapangyarihan ang kaaway sa buhay natin. Amen? Talunan ang kaaway. 2,000 years ago po, nung ipinako si Jesus, namatay siya sa krus. It is finished, sabi po niya. Tapos na. No, tayo po ay mapagtagumpay. And we are more than conqueror through Christ Jesus who loves us. No? Mahal na mahal po tayo ng Panginoon. Palagi po tayong lumapit, manalig, manampalataya sa Panginoon. Sa Kanya po tayo umasa. Amen? Umasa po tayo sa Panginoon. Ang lahat ng umaasa sa Diyos, hindi po niya bibiguin. Amen? Amen. 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 Hindi po bibiguin ni Lord yon. Sigurado po yan. Amen. Tapat po siya sa Kanyang salita. Amen. Tapat po ang Diyos sa Kanyang salita, mga kapatid. Praise God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo po ay manalangin. Patuloy po tayong umasa sa Panginoon. Kung meron man dito po, merong mga daladalang kabigatan sa buhay, mga kalungkutan na hindi maintindihan, ba't siya nalulungkot? No? Yung mga ganyan po na medyo parang napapasenti-senti tayo. No? May mga ganyang moment eh. Diba? Na parang nagdidwell ka na dun sa problema mo. Tayo po mga kapatid, palagi po tayong pinaalalahanan ng Diyos dito po sa DMPAD na sa Kanya lamang po tayo umasa. Wala po tayong ibang po pwedeng kapitan sa buhay po natin, lalong-lalo na sa panahon ngayon, kundi si Lord lang po, ang Diyos na gumagawa ng himala. Actually, itong pandemic po, napakalinaw po talaga, kitang-kita natin how God works. Amen? Amen. Amen. Itong pandemic, kitang-kita po natin lahat ng mga biyaya, provision, healing, lahat ng kapangyarihan ng Diyos, pinupour out po and we are clearly seeing all those kinds of miracles. Dati nung walang pandemic, hindi man natin napapansin yan. Pero ngayon, nakikita po natin, buhay ang Diyos. Buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Buhay ang Diyos na ating pinupuntahan dito sa DMPAD. Ang daming miracles every day. At walang dahilan para hindi tayo magbigay ng papuri, pagsamba at pasasalamat sa Panginoon. Hallelujah. Sige po, palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Oh God, hallelujah. Oh, we praise you, Lord, for all the good things you have done to our lives, Lord. We thank you. We thank you. We love you, Lord. Hallelujah. Salamat sa paglangoy sa mayaman mong presensya, Panginoon, sa mga oras na ito. And we continue to touch heaven's throne, Lord. Hallelujah. Sapagkat kayo lamang, Panginoon, ang Diyos na buhay, maaasahan, ang tunay na nagmamahal at nagmamalasakit sa buhay po ng bawat isa. Salamat ng marami, Panginoon, sa umaga po ito. Salamat sa lahat ng mga kapahayagan mo, Panginoon. Salamat kami po'y pinalalakas mo, pinatatatag mo, Panginoon, bagamat mayroong mga pagsubok, bagamat mayroong mga pinagdadaanan, but we know, God, na ang mga pagsubok, ang lahat ng mga unos ng sa buhay namin, Panginoon, ito po ay pagbubuo mo ng panibagong mga testimony, Panginoon, mga patotoo ng iyong kadakilaan, kabutihan, katapatan sa aming mga buhay. Sa inyo lamang kami umaasa, Panginoon. Sa inyo po kami lumalapit. Sa inyo po kami nananawagan, nananalangin, Panginoon. Sapagkat nananampalataya kami, ang Diyos na buhay, makapangyarihan, ang lahat sa iyo ay posible, Panginoon.
Kaya mo pong baguhin yung kwento ng buhay namin, Lord. Kaya mong gawin ang lahat para sa aming ikabubuti. Maraming maraming salamat, Panginoon, sa buhay po ng bawat isa na nandito po sa DM Pod, our 226 days, Lord. Oh. And we are looking forward, Panginoon, sa napakarami pang araw na amin pong pagsasama-sama. Hanggang sa muli mong pagparito, Panginoon, katulad po ng mensahe mo ngayong umaga. Lord, po, napakalapit mo na pong bumalik. Kami po yung generation, Panginoon, na ira-rapture mo, and that is our declaration. That is our declaration, Lord. We are the raptured people, Lord. Hallelujah. Maraming maraming salamat, Panginoon, na ang bawat isa'y patuloy madadatnan mo na mainit, na nagmamahal, na naglilingkod, sumasamba, Panginoon, tanging sa inyo lamang, dakilang Diyos. Pagpalay mo po ang buhay ng bawat isa habang kami po, Panginoon, ay narito pa, Lord, sa lupa, nandito pa kami, mga buhay pa kami, Panginoon. Lord, pagpalain mo po, hayaan mo po na maranasan namin ang lahat ng mga pangako mo, Panginoon, because you are the God who is the same yesterday, today, and forever. Ang lahat ng iyong mga anak, Panginoon, Lord, sabi mo, we are set apart. Makikita, Panginoon, ang kaibahan ng mga nananampalataya sa mga hindi nananampalataya. Yan po yung pangako mo, Panginoon. Makikita ka, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin. Taglay-taglay namin, Panginoon, Lord. Yung glory, Panginoon. Yung kaluwalhatian mo, Panginoon, ang siyang makikita sa aming mga buhay. We are identified, Panginoon, that we are your believers, that we are your followers, Lord Jesus. At ganun na lamang po kami, Panginoon. Lord, tratrabahuhin namin lahat ng gusto mong ipagawa sa amin, Panginoon. Hindi po kami mahihiya, Panginoon, na ibahagi ang iyong salita sa aming kapwa. We will never be ashamed, Lord. Katulad po ni Pablo, sinabi po niya, I am not ashamed of the gospel, of our God, sapagkat ito ang kaparaanan upang magkaroon ng kaligtasan ang lahat ng tao. Lord, we thank you. We honor you, Lord. We love you, Lord. Lord, continue to bless the life, Panginoon, ng lahat ng iyong mga anak na nandito po sa Zoom room. Continue to bless the life of Sister Vivian, Sister Annalisa. Continuous blessing, Panginoon, for Sister Emelita Pineda, Sister Malin, Sister Rabi Johnson, Cynthia De La Cruz. Thank you, Hallelujah. Lord. Lord, pagpalain mo po sila, Panginoon. Kung ano man, Panginoon, ang mga hinihiling nila, patuloy ipagkaloob mo po sa kanila, Panginoon, ang maunlad na pamumuhay. Mataas na antas ng pananampalataya, Panginoon, in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Lord, pagpalain mo po, continuous blessings, Panginoon, sa buhay po ni Sister Trini, Sister Lita, Mars Irene Alfonso, Sister Ivy, and Grant. Lord, continuous blessing, Panginoon, for Sister Cez De La Cruz, Sister Joy Lloyd, Sister Lezaida Dalag, Sister Susana Ocenar, and Brother Jojo Ocenar. Pagpalain mo po, Panginoon, ang mga anak mong ito, O Diyos, na patuloy, Panginoon, na hinahanap ang iyong mukhang, iyong katwiran, Panginoon. Lord, maranasan po nila, Panginoon, ang maunlad na pamumuhay habang sila po ay nabubuhay. Lord, continuous blessings to be upon Sister Maricar de los Santos, Sister Abby Valles, Sister Juliet Ramos, Sister Ruby Tiongson, Sister Ermi, Sister Anna Clemente. Lord, I pray in Jesus' name that you strengthen them, Lord. Kalakasan, Panginoon, para sa kanilang buhay. Maunlad na buhay, pinagpalang buhay, Panginoon, para po sa kanila. In the name of Jesus. Lord, continuous blessings be upon Sister Huge and Brother Sip, Sister Ruby Lacuna, Brother Felix, Sister Elizabeth Liera, Sister Emmy Cabaltiera, Sister Badette, Sister Roslyn San Miguel,
Panginoon, pagpalain mo po, Panginoon, ang lahat ng mga anak mong ito, anuman ang kanilang mga kahilingan, anuman ang kanilang mga prayer request, Panginoon, kabigatan, problema, provision na kanila pong mga pangangailangan, Panginoon. Continue, Lord, to supply everything, Panginoon, sa kanilang buhay. Pagpapalang higit pa na kayang abutin ng kanilang kaisipan, Panginoon. Prepare mo po sila, Panginoon. Lord, i-prepare mo po sila for greater blessings, Lord, na inihanda mo po para sa kanila. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Lord, continuous blessings, Lord. Yan po panalangin namin for Sister Nida, Iruma, Sister Nelly, Tompong, Sister Jennifer and Berna Barilio, Sister Rowena Peñalosa. Continuous blessings, Lord, be upon Sister Tess Manga, Sister Lizelle de la Cruz, kay Brother Ryan Bagyon. Lord, patuloy na pagpapala, Panginoon, in all aspects ng kanilang buhay, maging sa kanilang kabuhayan, Panginoon. Lord, wala ka pong lalampasan, Panginoon, sa mga anak mo ito, na ang lahat ng kanilang mga hinihiling, Panginoon, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, ay patuloy na ipagkakaloob mo po sa kanila. In the name of Jesus. Lord, continuous blessings be upon Auntie Lorna Gutierrez, kay Sister MJ, Sister Buds, Uncle Yoni Gutierrez, Sister Ruby Menyosa, Sister Camille Ladaran, Sister Bing Dequino. Lord, maraming maraming salamat sa mga anak mong ito, Panginoon. Ang prayer namin, Lord, that you continue, God, to give them, Lord, yung desire ng kanilang mga puso. Lord, na mas lalo pa silang mapalapit sa iyo, makilala kanila ng lubos, Panginoon, at patuloy manampalataya at manalig na ang lahat ng inihiling nila, Panginoon, Lord, ay pagkakaloob mo po sa kanila. Pagpalain mo po ang buhay ng lahat ng nandito sa Zoom room, Panginoon, exceedingly, abundantly, Panginoon. Salamat sa napakaraming patotoo, mga testimonies, Panginoon, na binubuo mo po sa buhay po ng bawat isa. Para lamang sa kapurihan mo, Panginoon. Ikaw lamang ang bida sa aming buhay. Ikaw lamang po ang maitatanghal. Ikaw lamang po, Panginoon, ang itataas namin, Panginoon, sa aming mga buhay. Sapagkat ang lahat ng kung anuman, Panginoon, ang meron kami at ibibigay mo pa sa amin, Panginoon. Ito pong lahat ay ang pagkilala namin na ang lahat ng yan, Lord, sa inyo po galing lahat yan. Hindi sa sarili naming lakas o karunungan, kundi sa kapangyarihan mo, aming Diyos. It is by the power of the Holy Spirit that is at work within each and every one of us, Lord. Maraming marami pong salamat. Pangunahan mo po, O Diyos, ang araw na ito, ang mga bawat segundo, minuto, oras, Panginoon, na dadaan sa maghapong ito, Lord, pangunahan mo po. Bigyan niyo po kami ng kapayapaan sa aming kaisipan, sa aming puso. Salamat, Panginoon. Maging ang patnubay mo po, Panginoon, proteksyon sa lahat ng miyembro ng aming pamilya, lalong-lalo na po sa mga pumapasok sa kanilang trabaho. Lord, give them your divine protection, Panginoon. Wala pong magkakasakit, Panginoon, sa mga miyembro ng aming pamilya. In the name of Jesus, in the name of Jesus. At kung meron man, Lord, mga kamag-anak kami, mga kakilala, na ngayon po ay may mga kahilingan ng kagalingan. Lord, we pray, God, in Jesus' name. Lord, pagalingin mo po, Panginoon, ang aming mga kamag-anak na may mga sakit, mga kaibigan, Panginoon. We pray for them, Lord. We intercede for them, Lord, in the name of Jesus. Because you are our God, our great healer, our great physician. In the name of Jesus. Pagpalain mo po ang bansang Pilipinas. Pagpalain mo po ang lahat ng mga mamamayang Pilipino. Maging Lord ang upcoming election next year. Lord, i-bless mo po, Panginoon. We pray, Panginoon, for a right person, Lord. A godly person, Lord. Na siya lamang pong ma-elect, Panginoon, sa bansang Pilipinas. Pagpalain mo po ang economy ng bansang Pilipinas. In the name of Jesus, pagpalain mo po ang lahat ng kabuhayan, Panginoon, mga ingat yaman ng bansang ito from Luzon, Visayas, and Mindanao.
Hallelujah. Pagpalain mo po, Diyos, ang bansang Israel, Lord, sapagkat sinabi mo, sino mang magpala sa bansang Israel ay pagpapalain mo. Lord, yan po ang aming tinatayuan, Panginoon. Lord, ang pangako mo po na pagpapalain mo ang sino man ang magbe-bless, Lord, sa bansang Israel. Lord, we pray that one day, Lord, in your, according to your will, according to your plan, Panginoon, that one day, makarating po kami, Lord, sa bansang Israel. Thank you, Lord, and we claim it in Jesus' name. Lord, marami pong salamat at patuloy na deklarasyon that Jesus is Lord over our lives. Jesus is Lord over our family. Jesus is Lord over our health. Jesus is Lord over our finances. Jesus is Lord all over the Philippines, and Jesus is Lord all over the world. Hallelujah! Patuloy na deklarasyon ng walang hanggang pag-ibig ng aming Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, ang pagpapala ng aming Panginoong Hesus at ang matamis na pakikipisan at pagyakap at pananatili ng banal na Santong Espiritu ay sumaamin ngayon, bukas at pagpakailan pa man. Ito po ang prayers namin in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Amen. Panginoon, mga kapatid, tayo po'y magpicture. Open po tayo ng camera. Praise God. Meron po bang konting announcement si Sister Trini habang tayo'y nagpipicture? Yan. Open na po ba ang camera? Okay. Nandiyan po ba ang ating Sister Irma? Ay, wala po siya. Yan. Okay. Ako na lang po. Glory to God. Yan. 1, 2, 3. Ang gaganda naman. Praise the Lord. Okay, next page po. Yan. 1, 2, 3, smile. Teka lang po. Naku, yan na yan. 1, 2, 3. Yes, beautiful. Yan, Sister Trini, may announcement ka po? Nasa group chat na po, sis. Okay, nasa i-coordinate na po ng mga group leaders sa kanilang mga members po. Okay, sino po rin excited para sa graduation? Praise God. Sige po, magkita-kita po tayo tomorrow, same time po, 7:30 dito po sa ating DM pod. God bless po. I love you all with the love of the Lord. Thank you. Thank you. Bye-bye po. Thank you.